Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis CCU Academy. Pag-usapan naman natin ngayon ang mga nauuso na ginagawa ng mga idol natin. Ang topic natin for today is imported na manok. Alin nga ba ang mas maganda? Locally bred or imported na manok? So, napakaganda pag-usapan nito ano? Kasi sabi nila, pinapatay din naman ang mga local breed dito, mga imported, bakit ka pa mag-i-import? Tama nga naman, hindi naman nakakasigurong mananalo ang imported eh. Kasi pinapatay nga naman, tinatalo nga naman ng mga local breed ang ibang mga imported. However, ang mga kilala at mga idol natin na mga nag-champion are using imported lines. Sa gitna ang labanan, sa labanan sa mga big event, may lamang ang imported na manok. Eto ano, kung makikita nyo, itong kakatapos lang na World Slasher Cup, champion si Patrick Antonio, at saka isa pa si Jay Lagitik, champion din siya. So, ang manok na gamit ng idol natin na si Patrick Antonio is manok na Bebut Uy. So, since manok na Bebut Uy, alam naman natin si Bebut Uy, siya ang pinakamalaking importer ng manok sa Mindanao. Siya ang pinakamalaking importer ng manok ng Mindanao. So, kumukuha siya ng mga manok sa Amerika. Ever since, pinapadala niya sa kanila sa Mindanao, binibreed niya, at ang mga anak or yung mga imported mismo ang ginagamit nilang panlaban. So, ito namang isang champion, si Jay Legitic, ganun din, nag-i-import din niya ng manok. So, it helps a lot sa labanan para makamit nila ang championship. Si Governor Claudio Bautista na talagang magagaling ang manok na laging contender sa World Slasher Cup, imported din ang mga manok. Now, bakit importante ang imported? At anong importance ng imported na manok kumpara sa local? So, ito ano. Kaya nag-i-import ang mga kaibigan natin, unang-una, it's because of the high breed vigor. Kasi ang mga Amerikano, ang importante sa Amerikano is preservation of bloodline. Tanda nyo, preservation of bloodline. So, pinipreserve nilang bloodline. Kung anong karakter ng isang bloodline nila, makikita mo talaga yun. Set as pure or set as seed foul ang ganong bloodline niya. So, kung may sweater siya, kung may yellow legged siya, makikita mo uniform, may isang karakter. Ang mga Amerikano, hindi mahilig magpaganda ng manok. Unang-una, ang nauso kasi sa kanila sa kanilang unang labanan ay gaff. Naiiksi na tari. Isang ano lang yan, isang pulgada, 1 inch. So, hindi mo kailangan ng mahabang paa sa gaff. Kailangan mo matipon ng katawan saka medyo maiiksi na paa para mabilis kang bumalik. Pasok balik kasi maiiksi ang weapon mo eh. Maiiksi ang blade mo. So, talagang napakarami mong effort na kailangan gawin. So, maiksi, matipon ang paa mo at katawan para maipasok mo yun. As compared dito sa atin na long knife, so, height matters lalo sa cock derbies. So, since hindi ganun ang orientation ng Amerikano, ang binibreed pa rin nila hanggang ngayon is yung alam nilang breeding. Although, ini-improve naman nila to the best they can. Kasi sa mga magkakapatid, halimbawa, 5, 6 na magkakapatid na lalaki, pipili lang silang pinakamaganda, pinakamatangkad para sa kanila. Kasi wala na silang choice. Kasi palit ng palit ang manok habang nag-i-inbred ka. Now, ang value ng imported na manok is hybridization or genetic valuability, genetic contribution. Kasi since very inbred nga sila, very tight ang gene pool nila. Kumbaga ang karakter nila is masyadong malapot, nandun na yun. Pag binred mo sila sa ibang manok, pag kinrossbreed mo, nagigising ang bloodline. Tumatapang ulit, lumalaki ulit, humahaba ulit ang paa, talaga halimaw ulit mamalo. So yun ang purpose kung bakit nag-i-import ang mga kaibigan natin. At saka ito, kung mapapansin nyo, ang mga imported na manok sa Amerika, since ang lugar nila, yelo. Ang lugar ng Amerika is yelo. So, kailangan mag-coop up at kailangan mag-evolve ang manok. So, paano sila nag-evolve? Unang-una, mahahaba ang balahibo nila. Sobrang kakapal ng balahibo ng mga imported na manok. The reason why, yelo sa kanila, malamig. Makakapal ang kaliskis, malaki ang paa. Malamig sa kanila. So, their body needed such protection to survive.
Para mabuhay sila, kailangan kumapal ang balahibo nila. Kailangan makakapal ang kaliskis nila para malabanan nila ang sobrang lamig. So alam ng katawan nila yun. Ganun sila nag-evolve. Ngayon, bukod dyan, pag inilaban mo ang manok na makapal ang balahibo, kung mapapansin mo, pag kinahig mo, yumuko sila. Pag yuko, yung pulok ng mga imported at mga anak ng imported, makakapal yan. Makakapal. So pag kumahig sila, tago ang katawan. Pag hinarap ng kalaban, hindi alam ng kalaban kung saan papaluin sa katawan kasi nakocover ng pulok. As compared sa ibang mga island-born na maiigsi ang pulok, pag kinahig mo na ganyan, kitang-kita, open-open ang likod kung saan tatamaan. So that's one of the difference. Now, ang mga local breeds naman natin, since may mga lugar na binibreed kung saan mainit, nag-evolve din ang manok. Parang sabi ng katawan ng manok, hindi ko kailangan ng sobrang kapal ng balahibo dahil mainit sa lugar na to. I just need enough to protect my body against the harsh weather condition. Hindi naman niya dinisen ang sarili niya para lumaban para sa ganun. So makikita mo sa ibang lugar na masyado mainit, ang breeding nila, umiiksi ang balahibo ng manok. Although, 5 years ago, 10 years ago, makakapal lang dumating yun, anak ng mga imported or imported mismo. So habang tumatagal, nagde-deteriorate. Kasi nga nag-a-adapt siya sa bagong environment niya. So ngayon, that's the time na papasukan mo na naman ang imported, magiging hybrid vigor na naman siya. Kakapal na naman ang balahibo niya, magiging matibay na naman siya, magiging matapang na naman siya, salbahe na naman siya, halimo na naman kung pumalo. Kung mga parang malamig na tubig, nilalagay mo ng mainit na tubig para maging maligamgam, para mabuhay yung tubig, para uminit ng konti, maramdaman mong init ng konti. Ganon ang konsepto ng hybridization. So, pag kumuha ka naman ng mga local breed na manok, kasi ang mga kinukuhanan mo mostly ng mga idol mo, nag-i-import din yan. So pag kumuha ka ng local breed na manok, local to local, pag binreed mo, mayroon ding hybrid vigor, pero hindi siya gaanong ka-intense unlike nung imported. Kasi yung mga imported, ilang taon, decades na binibreed dyan ng mga Amerikano without adding any blood, or kung mayroon man, alam nila kung anong gagawin na maging intact pa rin ang character. Now, as compared dito sa mga local breeds, pag bumili ka, minsan, lalo kung hindi naman nag-i-import ang binilan mo, yung hybrid vigor nila kulang. That's why pag lumaban ka sa mga gitnaan, pinakamalalaking labanan, makikita mo, iba ang galit, iba ang dagundong ng palo ng mga anak ng imported versus anak ng local. Iba ang dagundong ng palo ng mga anak ng imported versus local. At the same time, mas madaling buhayin kasi nga, sabi ko nga sa inyo, very vigorous hybrid ang vigor ng mga anak ng imported. So that's the reason why ako, the best I can, taon-taon nag-i-import ako. So last year, nag-import ako ng 4 na trios. It cost me 150,000 ang trio. This year naman, I'm planning again to buy at least 4 trios na naman. Kumbaga, same bloodline pero iba lang ang breeders. The reason why, gusto ko kasing i-replicate ang ginagawa ng mga Amerikano na i-maintain ko isang bloodline using another bloodline, straight bred lang sila. That way, mamaintain kong hybrid vigor para hindi na ako import ng import. So, ganyan din ang ginagawa ng mga kaibigan natin. Pero ang importante kasi, pagpipili ka ng materyales, alam mo ang base blood, alam mo ang history, alam mo ang character ng breeder na bibilhan mo. Kung nag-i-import pa siya, ano bang ginagawa niya sa mga imported niya? Binibreed ba niya ng ganito? Binibreed ba niya ng ganyan? So, kumbaga, it's really important. Ano? So, may slight advantage para sa akin ang imported na manok. Although, not all the time, pero if you will base on the statistics itself, medyo lamang pagdating sa championship, pagdating sa belts, pagdating sa mga naipon ng mga tropeyo, ang mga imported na manok at may mga lahi ng imported. So, ilang beses na nagcha-champion dito, pag dumayo ang mga Amerikano, talagang nagcha-champion sila. So, that's the importance ng imported na manok. Kaya kung kaya nyo rin lang, might as well mag-import na lang kayo. Pero, take note, warning lang to ha. Kung maraming hindi magandang manok sa Pilipinas, mas maraming hindi magandang manok sa Amerika. That's why it's really important na alam mo kung sino ang pagkukuhanan mo. Kasi kami, syempre may mga kaibigan tayo na established na 20 years, 10 years na nilang kinukuhanan. So established na ang relationship. Kaya kumbaga, ang napapadala sa amin is talagang maayos, matino.
hindi na kami manguhul ako ano ang gagawin. Kasi parang refreshment lang to, additional lang sa arsenal namin, pandagdag hybrid vigor sa mga existing na plantain namin. So, yun lang guys. I hope nakatulong itong video vlog natin sa mga kasama natin na mananabong, at I hope ma-improve natin ang pagmamanok nyo. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcos ulit ito ng Logis CCU Academy.